No? Responsable ka dapat. Allow me to mention experience in leadership. Kang dyan ako sa eskwelahan. Mga kabataan, pamati. Dahil sa alam na dito ninyo eh, trivia. Gusto ko mag-share ninyo yung inspiration. Kang estudyante pa ako, di dyan nag-umpisa ang leadership skills nga na-acquire ni Tito Niño R. De Nostra. Nag-serve ako nga president sa student council kato sa elementary, nag-president man sa school governing council kang high school, and during my college, nag-presidente man ako sa amon nga department. So with that training, bahal gina-influensya sa akin mga pangulag, sa akin naging attitude, kag-discipline. No? Hasta ganyan yung PTA, nasudlan ko pa. Nakaali ako vice president kang Sibalong Elementary School. And I'm very proud to say that. Nga naging vice president ako kang elementary school, sa Sibalong Elementary School, kag hindi lang naging vice president nga ngaran. Na-contribute ako ruto na patindog kami kang gymnasium during my time. No? Lakpak anay, para ka mo makajiman. So yun, ako salamatan ko na mga training. Because I started my political career as Sangguniang Bayan member of Sibalong. Kagrito nag-andar ako nag-gana ang pagka-independent minded mo, bla? Nga, bisan ako kato independent candidate nga urat nga support nga partido, I was able to garner the highest votes ever sa banwa ang Sibalong. Just imagine, hanggang pangarawa ka natin, nagapansi ako ka mga 4,000 votes. And that is unprecedented until now. Basta kadya wala pa rin natabo sa independent candidate, kadya ba sa may partido, hindi pa makapansi ka mo rin akabahal ng puto. And then I was elected as Philippine Councilor's League President sa province of Antique and become PIO in the national. No? So, siya ka to, nagiging ex-officio member ako sa Sangguniang Panlalawigan ng Antique and was elected as senior board member for two consecutive terms man. Kaya amoron to ang mga talento na nakuha natin sa eskwelahan, kagbisan pa sa PTA, nga gipakita na magpatandos. Siguro diyan mga parents ka sa PTA, malamang sila ang pinakamatandos ng mga kinikanan sa bilog ng kalibutan. Ang bilog ng patriyal. Ay, kung hindi ka matandos, hindi mo butuhon. Agree? Ako siguro kung hindi mo matandos, hindi mo buto na ako. Galing kayong natandosan ko, sa tarikya, labot pa ko. Yung kaginagitan niya po. So, with that, napili ko na ako nga, darwa, tatlo ka termino ko naman siya. As Vice Governor of our province. Sa history ng Antique, ako lang may pinakalawit nga nag-Vice Governor. Abalda, ako ko na ang pinakapasinsyoso. Tatlo ka termino, sa tatlo ka tuwig, 9 years. May isa pa ka tuwig, nga aman, nga nahimo, nga pulo. When was that? Kasi si, tandaan niyo si Governor Boy Xavier na nag-step down because of kaso no, na disqualified. So nagsaka ako ka to. So 1 plus 9 equals 10. 10 years of serving as your Vice Governor of the province of Antique. So proud ako, very proud ako nga with that nga ang experience ako na mo na trigger o mo na naging akan naging gamit para nga butuhon ninyo ako. And by that, salamat sa Tagapandan. Ngalik ang unagi ng puligyan man ninyo ako rin dyan sa Patria, Lord Bayang, Evan San Roque. Salamat kita niyong buto. Malitinsan ako na nga, last term na ako. Pero ang kinanglan niyo po, padayon ko. Na? Sige, sorryan na lang sunod. Pero ako lang gusto ko i-share ka ninyo na because of the leadership skills sa eskwelahan, nagigyan ang umpisa ang manami ng leadership. Di Vice Governor Nostra, gindugangan ko pa when I graduated my Doctor of Public Administration. Natapos ako sa Doctor of Public Administration.
So, kamo, as leaders, are the key players in creating a positive learning environment where students are encouraged to dream big. Sino sa mga bata ang ambisyon? Tanan ng mga bata, gina-encourage natin nga mag-ambisyon. Kaya hindi ambisyon ng gamay lang. Dapat ambisyon ng bahol. Ang ambalgananda ko na, ano nga niya? Dream big. If you earn a target, or you, if you, ano tawag niya? Kung ikaw kung nag-target kay mga ambisyon, targeton mo na ang star. And if you fail, land in the moon. Wala-wala? So sa mga kamataan, siguro, isa ako kauna sa dreamer man. Sa ako, dreamer din nga. Nangalina ko sa bigado man ng pagpangabuhi, actually. Just imagine, polo kami ang bubukto. Sino ay polo ang bata dyan? Ay, premiuhan ko? Marami ka mo mga tama, gubat bata. Akala nga mga mother, nandos mabuhat bata. Polo kami mabuluto. My father was a farmer and my mother is a clean house wife. Kaya di man pwede biyahan kami pulo. So you know, that was a very sad experience actually. Ganda mabudlayan yung kumla makapadara sa eskwilahan. Just imagine, nagdurungan kami, anong kami, na magbruto sa kuliyo. Sino may anong na kuliyo na gatala sa premiuhan ko? Or agad? Budlay, tutod lang. Kung hindi ito nga sa attitude yung mga estudyante, nga cooperative, mag-cooperate sa kikanan. Yung mga determinado, determinado ka sa North Alliance. Yung mga diligence, nga katuon ka masyado para na may maya na yung record school. So with that, kaluyan mo ako, nag-graduate ako sa elementary as class valedictorian, doon nag-gatuon. Class valedictorian, hindi na basa-basa ko lang, yan lang pa ka na eh. Tapos, gusto ko i-maintain kahit pinagaling ako sa barangay nga simple man lang eskwilaan. You know, nag-ambisyon ako nga mag-valedictorian pagkat sa high school. So, ginipo ko, kahit farmer ba si father, nagkarabaw kami. Ang karabaw mo rin buhay ka naman. Bali, sige nga, siyempre, tukahan ang father mo nga palabon mo or bakiruhan mo karabaw. Di ako na nasa gituon ko. Sino ka ninyo kagi kabasa sa babaw ng karabaw? May dyan? Rano? Naranasan ko yun. Basa ng libro si Atty. Guro. Para basa ito, parawar kagi sa karabaw dyan. So sige, nabasa ba? Mga kabataan, kaya lain ng trend, computer na, cellphone na. Don't try to read your box. Sige, frequently. Kaya yun ako, amuto na naging dahilan. Yung nakagraduate ako nga, valedictorian sa high school. Without knowing, gawin ako isita, sabi ko, pag graduate ko lang sa high school, okay na ko. Masawa ko raan. Galing because of that ambition, na-qualify ako sa Western Institute of Technology pag-Volcan Corso ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Full scholar. Na-full scholar ako because of I graduated as valedictorian. Siguro, kung hindi talaga nila valedictorian ako, right mo ka ito kay Shmila. Ano, anong kami pala? This is Lilo pa kong Shmila. Karoon, tsagaan, tandusan. Nag-serve ako as student assistant. Nag-ulig sa laboratory kang civil engineering. Kaluway kang mag-inoo, lima ba'y katuloy kang engineering? I was able to finish within 4.5 years. Apat kagto nga. And you know what? That is really good. Saan ko lang muna allowance ko, kagita ka niyang isang ka-itlog na saga. Bukat ako itlog ha? Itlog ang manok! Ginahati ko pa para sa aga, saan ka pamamaw. Ang kalahati siyang itlog, itlog manok ha? Ginkaon sa unto para lang makasurvive. So, always, dama ako na pala. That is perseverance. Ang pagpursige ko na ang gusto matabo. So, nakagraduate ako with highest distinction award and most outstanding civil engineering graduate of WIT. So ako na mga bata, matiyan nyo, kung nami mo foundation sa school, nami mo grades pabot sa college, ikaw lang agawan kang trabaho. Gulay kaya magpunita trabaho tulad? Kaya ko ito nakita ko mas mayan na trabaho. Amo lang ha, sa pulo kami,
nabutan ko pa ang lima kung mabukto, na doon hindi naka-slot si Father Mapaiswila, gibuligan ko para makatapos. So, we were able to graduate 10 of us. Kaya you know what? Ang premyo kang ginikanan. After 1 year na nakatapos kami, my parents received an award, very prestigious. That is the lucky parents of the year. Lucky parents. But ang balan, ang mga ginikanan na nasakripisyo para sa mga ninyo, mapatsyagan ang kanami, ang feelings na natapos yung mukataan. Pero ang balan, lucky ko no, maswerte. Pero hindi swerte yun. Kasi nandiyan ang paghimakas, pag-antos, determinasyon, pagpangamuyo sa mga ginoong akura at talawan, may nagpahulam ka din mo. No? Nagyan nyo nga na maulam ko nung ate lawan niya bata. Sa mura, napatay mo ya mo para lamang makatigayan mo kay sulilangin mo bata. Sa mura, pagka-graduate naman, happy naman naman mga parents. And right now, salamat kami because kami nga mga pulo alos naging professional, may negosyante ang iba, kaya mo reward na baton halin sa mga Ginoo. So I believe also that education is a continuing process para ikaw pagin mag-excel sa profession. I was able to finish my Master of Civil Engineering. Kaya gusto ko ito muna mag-excel in engineering. Ang muna ka, kauna may construction company ako before I started my political career. So, nakatag-inig ang bawal na bagay niya mag-asinso. Then, ipadayon ko ako ng Doctor of Public Administration. Nakagraduate ako DPA, kaya gusto ko ma-apply ko dyan sa mga constituents natin sa probinsya ng Antique nga maging manamin nga leader sa aton nga probinsya. So, rama na kong sala because for almost 18 years and 6 consecutive elections, rama na kong failure sa election nga rami because bigyan, dala natin ang wisdom, dala natin ang integrity and truth. Ang marama ang values natin. So, with that, tama nung guru? Kasi kapoy na nung mo. Kapoy na nung mate? Are you sure? Yes! Sigeon ko pa? Yes! Sige. Nagsam lang mo siya? Okay lang mo, sir. Nagkatuan ko pa? Okay, ako ko nung may katuan. So, to the students, you are the heart of the school. Your education is the foundation upon which you will build your dreams and aspirations. So, as you pursue your studies, know that the support of your school leaders, your teachers, and of course, your families will always be there for you. No? So, yes, in yung eskwilahan, gusto ko na lang i-mention nga kung ano makinalano ninyo sa karayon ng patria dito sa Kapitolyo, pwede man nga irililan ninyo sa inyong mga barangay officials. Because, you know what nga, isa ka na-analyze naman, may ang pandan nga pinakalayo. Ay, Kapitolyo ka ba, San Jose? Mamudlay para sa mga elected officials, mga gawad natin, mga turuk-tupi na gastusunan ka. Hindi man lubos 1,000, travel pag turuk-tupaluap. So, if I will be given the chance to continue my public service, amo diyang isang himuon ko. Ang aton nga 20% development fund kang probinsya, ang amount na kadyan this year is about 400 million pesos. 50% of it, gamitin natin sa development kang aton school, gamitin natin sa development kang aton barangay. Sa pagkuhan ng barangay, tubuhan natin 500,000 minimum. Ang lato ng barangay, 1 million. Nunit na nga mag adlaw-adlaw mapaluwa-prokto ng aton ng mga barangay officials. It will be given to you as your privilege. Kaya iba ito, nalatuwag ko, kapuli na na, umuwi, dinaluhaan, wala din dalang project. So, itretar natin sa sanda, marayo man o malapit, alalangay ang pagtubro ang diyang beneficyo halin sa provincial government o antike. Sa mga pinalanggap, mga buktuan, ayang mal nga ako na staff na si Brian, may katunan pa ako sa Pulasi, gaulan pa sa Narugto. I congratulate all the newly inducted officers and wish you the best in this journey of leadership.
May you carry out your responsibilities with passion and integrity, knowing that you are playing a vital role in shaping the future of your students and ensuring that Patria National High School continues to stand a beacon of hope and excellence in education. We are looking forward na ato sa nung mga silangan dyan, papagunong pag-inata, panamiyaw ng pag-inata standard. Just let me know kung ang pwede natin mapulit sa inyong eskwela na I am very willing to help. Kinaya sorry ako pinigilan ni Sir, kasi kinanglan yung tubig sa ban. Sponsoran ko ang resolution para matugruan ka sufficient na tubig ko, no? Ang si control ninyo, ha? Yes. Kinanglan niyo host nga, no? Para sa tubig? Padalan ka mo sunod. Sina may CR ka mo dyan, urati ba sin, ha? Kompleto? Okay ka na, Sir. Abi Fani, go right, dalan ka mong basin. So, thank you and may we continue to work together in building a brighter future for our youth. So again, si Vice Governor Etino sa ninyo, ang inyo amigo Halen Kauna, amigo ninyo sa Katya, kagabay pa mga inamigo ninyo sa Parabuton, nagakuon ang gobyerno nga marapit sa Ginoo, progreso para sa mga antigenyo. Salamat kid, nagabes, salamat.